Hey guys, welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng ube pichi-pichi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng grated cassava o yung kinayod na kamoting kahoy. Gagamit din tayo dito ng lye water o yung lihiya, ng grated coconut at mga sukal. Bukod dito, kakailanganin din natin ng tubig pati na rin ng ube flavoring. Guys, umpisa na natin. Simple lang ang paggawa nito. Paghahaluin lang natin dito yung grated na cassava, yung asukal. Ayan. Lalagyan na din natin ito ng tubig. At pagkatapos, pwede na nating isama dito yung lihiya o yung lye water. Susukatin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na hindi tayo gagamit ng mas marami pa dun sa indicated na amount. Pagkalagay ng lihiya, gagamit din tayo dito ng ating ube flavoring. Ilalagay na rin natin ngayon. Ito na yung ating ube flavoring. Ayan. At pagkatapos guys, ay hahaluin lang natin ito mabuti. Kunin pala yung ating panghalo. At haluin na natin ito. Alam nyo guys, napakasimple lang talagang gumawa nito. Pagkahalo nitong mga ingredients, ang gagawin natin, iahanda lang natin yung mga molde nito. At ilalagay na natin itong mixture dun sa mga molde. Ngayon guys, once mahalo na natin ito mabuti, ihanda na natin yung mga molde. Ang gagamitin ko ngayon ay yung mini silicone cups. So ang gagawin natin ay magsasandok lang tayo ng mixture at ilalagay na natin dito. Alright guys, so ito na yung ating mixture. Ilalagay natin isa-isa dito sa ating molde. Ang gagawin natin guys, pupunuin lang natin lahat nitong molde. At kapag napuno na natin, ihahanda na natin yung ating steamer. Dahil ang susunod natin gagawin ay isi-steam na natin ito. Ngayon guys, ready na tayo. Nalagyan na natin ang mixture lahat ng ating molde. Ihahanda lang natin itong ating steamer. At nagpapakulo na rin ako ng tubig sa puntong ito. At ang susunod natin gagawin ay isi-steam na natin itong ating pichi-pichi. Isinalang ko lang itong ating steamer. Sa puntong ito, papabayaan lang natin mag-steam itong ating ube pichi-pichi na ilang minuto. At pagkatapos nun, tatanggalin na natin ito sa steamer at papabayaan lang natin mag-cool down. Tara, i-check na natin itong ating ube pichi-pichi. Ayan, pagkatapos natin itong ma-steam, ito na yung magiging itsura nito. Ang gagawin lang natin ngayon ay tatanggalin na natin ito sa steamer at ipapa-cool down lang natin. At once na nag-cool down na, tatanggalin na natin ito sa molde. Once na matanggal na natin sa molde, pwede na natin itong i-roll dun sa ating grated coconut. Ngayon, pagkatapos natin matanggal sa molde at malagyan ng grated coconut, ito na yung resulta. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating ube pichi-pichi.